Hello, magandang tanghali para sa sign ng fire, okay? Aries, Sagittarius at saka Leo. So ito po is a timeless reading. Pwede pong mag-resonate or hindi. Ano po ibig sabihin ay general reading ha? Saka timeless reading. Pwede mag-resonate or hindi. Tatanong natin si Universe, ha? Mga kaganapang mangyayari sa inyo sa ilang araw na buwan ng Mayo. Paanin lang natin para maging blanco ulit. Yan. Yan. Kunin ko nga ito. Yeah, meron po kayo ditong the emperor. Yan. So para po sa iba sa inyo, it's about yung inyong kung paano nyo, yung inyong pagiging strategic, okay? Sa paggawa. Sa paggawa na, o sa pagpaplano. Whatever it is, yan. So, dito ang nakikita ko ay meron ditong father figure. Maaring yung inyong mga ama, yan, o kaya ay may mga nakakatanda sa inyo na nagbibigay ng advice kung ano man po ito na pwede ninyong magamit. Lalo sa paplano ng kung ano man itong inyong pinagkakaabalahan, ano, maaring sa kabuhayan, yan. So, nakikita ko kasi dito is more on kabuhayan. So, dito pinakikita din yung pagiging ruler ng iba sa inyo. Yan. Yung pagiging discipline nyo, organize, yan. The emperor. So, dito nakikita yung pagiging independent ng iba sa inyo. Yung inyong confident, pagiging pagiging dynamic nyo. Yan. Kung kaya't maraming mga tao nakikita ko na believe sa inyo, sa inyong talino, sa pagiging confident ninyo, lalo sa paggawa ng, kumbaga sa mga plano, yan. Halimbawa yung mga kaayusan sa, let's say, sa community or something to do sa hanap buhay o sa ikauunlad ng isang proyekto, yan. So, tingnan natin, ha? Yeah. So, dito nakikita po yung judgment. Judgment. So, maaaring ang iba po sa inyo, nagkaroon na ng kaliwanagan sa kung ano man itong inyong gusto. Let's say, kaliwanagan sa hanap buhay, kaliwanagan sa inyong kapalaran, kaliwanagan sa resulta. Maaaring ang iba sa inyo naghihintay ng resulta. Na ito'y may kinalaman sa korte, yan. Kumbaga, nagkaroon ng finality. Oo. Kumbaga ay nagkaroon ng magandang kasunduan, magandang permahan, magandang outcome, yan. Kung ano man po ito, yan. Para po sa iba sa inyo, yan. So, maaring ang iba rin sa inyo ay, ito ay pwede ring wake-up call para sa iba sa inyo. Oo. Kung wake-up call, let's say, maaring siguro kaya kayo nagkaroon ng
Ano ba nakikita kong wake up call na ito? Maaring isang desisyon, oo, or isa itong pangyayari na nagkaroon kayo ng ang nakikita ko realization, wake up call. Kumbaga ay kayo ay ito ay napakagandang kumbaga ay kayo ina-spare dito. Oo. Kung ano man ito. Oo. Na naalis kayo do sa kapahamakan para sa iba sa inyo. Ang nakikita ko parang about ano eh. Oo. Kumbaga parang may mas mapapasangkot ka. Oo. Mapapasangkot ka doon sa isang sitwasyon na nagkaroon ka ng kumbaga ano sa ano yung wake up call. Ay, nahihirapan ako. Mahina kasi ako sa Tagalog eh. Mahina rin ako sa English. Oh, parang ganon, oo. Oh, oh. Kumbaga nang ikaw ay nagkaroon ng bigla kang nagising. Yan. Kumbaga sa ano ay nagkaroon ito ng pumasok ito sa isip mo. Oo, oh, na ito ay kayan kumbaga parang na-spare ka eh. Oo. Na itong na possible na makakasangkot ka. Oo. Kumbaga ano ay nagkaroon ka ng wake up call na ikaw ay na-spare dito kung ano man itong munti ka nang mapasangkot niyan. Yun ang na ano ko eh. Oo. So kuha tayo ng ano dito ha. So dito meron pong tinatawag na Seven of Swords. Okay? So, yung Seven of Swords, ang iba sa inyo, may ginagawang pagpaplano, pagdedesisyon. O kaya, meron kayo ditong reassessment na ginagawa. Kung ano man po ito, hindi ko po alam. Ah, oo. Siguro kaya dito nagkaroon ng wake-up call. Yan. So, dito, yan. Ay, ano pa? Dito ang iba sa inyo ay kumbaga ay yung effort ninyo, okay? Yung kung ano man itong inyong pinaghihirapan ito. Na ang iba sa inyo kumbaga ay binibitawan niyo muna, okay? Kumbaga sa ano'y, hindi nyo muna binibigyan ng pansin kung ano man po ito. So, sandali lang po ha. May nakikita ako ditong elements ng earth. Oo. So, dito nakikita yung pagiging generous ng iba sa inyo. Okay? Yan o. Kasi kahit hindi ninyo ito, ang nakikita ko, kahit hindi nyo ito sakop, kumbaga, pinagmamagandahan loob ninyo. Yan. Oo. Yung haba ng pasensya nyo, ang nakikita ko kasi meron ditong, kumbaga ay napakabagal. Parang ang bagal ng, ano, ng aksyon. Okay? Kumbaga ay ang ginagawa ninyo dahil mabagal nga wala kayong pasensya ay di kayo na oo kumbaga sa ano kayo na oo kayo na ang gagawa para ito'y mapabilis lang yon. So kita pa tayo ha. So dito yan, nakikita yung Queen of Swords. Dito naman, nakikita dito yung pagiging, kumbaga yung mga iniisip nyo, kung ano itong mga istruktura na nakakabuti, okay? Na napakaganda, oo. Since, meron ditong napakabagal na moment. Kumbaga sa ano eh,
Hindi agad na isagawa. So ang nangyayari dito, kayo na ang kayo na? Oo. Kayo na ang gumagawa nito. Kayo, kumbaga sa ano kung ano man ito, kayo na ang kumbaga sa ano kayo na nagtatrabaho. Let's say isang project ito. So napakabagal. Kumbaga sa ano may mga usapan na napakaraming chat 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 chat. So kayo naman may pagka-impatient. So ang ginagawa nyo, kayo na lang. Oo. Pero kasama pa rin sila. Kung sino itong involved sa inyo, project, kasama pa rin sila. Nga lang, di sa inyong pamumuno. Oo. Kung bagay, ina-actionan nyo na, kayo na nag-a-action. Since ang inyo namang mga, kung ano itong mga nasa kaisipan ninyo, yan, oo, na hinahanapan nyo ng kasagutan, ay nangyayari naman. Oo. Dahil ay dito nga sa The Emperor, oo. Yan, dito sa The Emperor, oo. Ay, kumbaga sa ano, napakagaling ninyong, very strategic kayo. Oo. Napakagaling nyo sa pagpaplano. Yan. Sa kumbaga sa, let's say, sa isang structure, yan. Na iisagawa nyo ito ng napakaganda. Yan. Kahit medyo ang mga nakapalibot sa inyo, oo. Ano naman sila eh, agree naman sila kung ano itong nasa pag-iisip ninyo. Agree naman sila. Nagustuhan nila at saka kumbaga sa ano, ay isang ayon sila. Nga lang, ang nakikita ko eh, kumbaga sa ano napakahina. There is no, kumbaga sa ano ang aksyon, yung aksyon is very slow. Kung kaya't kayo na, oo. Kayo na ang umaaksyon. Yan. Kung kaya't dito, dito, maganda ang nagiging resulta. Maganda ang kinahihinatnan. Oo. So, tingin tayo, ha? So, dito yung the high priestess. Ay, buhay pa yung microphone ko. Yan. So, dito yung the high priestess, oo. Dito, ang iba sa inyo, mataas talaga ang inyong intuisyon. Oo. So, kung ano man itong mga iniisip ninyo, mga estruktura, yaan, yaan, ay dahil nga mataas ang inyong pinaniniwalaan nyo, napakataas ng inyong, ano, oo, ng inyong, kumbaga saan ay, nabibisualize niyo ito, oo. So nagkakaroon dito ng aksyon na kayo na rin ang gumagawa para ito'y magawa, matapos, oo. Na ang nagiging resulta nga dito sa judgment is ano, kumbaga sa ano'y very successful, yaan. Nag-successful, oo, yaan. So dito nga ano, sa the high priestess, yaan, oh. Dito nakikita na, oo, kahit ikaw na ang gumaganap, kung ano man itong istruktura, ang nakikita ko about the destiny, yan, kabuhayan, oo. Ikaw, kumbaga saan ay, ikaw ang, anong tawag dito? Ikaw yung bagang, alam nyo ba yung barko? Kayo ang kapitan, oo. So, kayo na, you take over yung pinaka-manibela ng barko. Yan. Kayo na ang nag-take over sa manibela ng barko. Para lang nga magkaroon ng maisakatuparan kung ano man itong binubuo nyo, yung nasa inyong, ito, itong nasa inyong napakagandang, maaaring ito'y pundasyon ng inyong buhay, istruktur ng inyong buhay. Basta ito'y may kinalaman sa kabuhayan o sa pagbabago ng kabuhayan para sa iba sa inyo.
Yan. Oo. Yan, the high priestess. So dito, yung tinatawag na ang iba sa inyo is a very dependable. Maaasahan kayo. Oo. Tsaka yung tsaga nyo, para lang mabuild. Para lang po mabuild kung ano itong gusto ninyong mangyari. Itong istruktura na ito, itong pundasyo po, ano baga itong itinitindig ninyo. Yan, nakikita dito yung inyong pagiging imaginative at saka yung inyong pagiging natawag dito, nurturing. Yan. Yan. At saka yung inyong pagiging tough. Yan. Mm-mm. At saka yung tsaga ninyo, pagtsatsaga, para lang ito'y maitindig. Na ito na may pakikinabangan kung sino man ito. Kung sino man itong mga dapat makinabang. Oo. Meron naman kayong mga kasama dito. Nga lang, kumbaga sa ano, kayo na nga eh. Kayo nga ang may hawak nunggang manibela. Oo. Pero sila naman, very positive po. Pero sila naman ay very ano naman, cooperative. Kumbaga sana may mga support naman kayong natatanggap mula sa kanila. Yan. Dahil napakaganda nito kung ano man itong ginagawa ninyo, itinitindig ninyo, kumbaga sa ano, pundasyon na maraming makikinabang. Yan. So, tingnan natin ha. So, yan oh. Meron tayo dito tinatawag na ito? Seven of Cups. Mm-hmm. So, yung Seven of Cups is about yung effort na ginagawa ninyo. Yan, no? Mm-hmm. Yan. Dito nakikita yung effort. Mm-hmm. So, marami kayo ditong mga gustong gawin. Oo. Itong mga cups na ito, yan. Gusto niya yung gawin. Mm-hmm. Gusto niyong maganap yan. Para nga sa kaganapan ng inyong kung ano man itong inyong pundasyon o structure na tinatayo, yan. At tadi marami namang makikinabang, yan, maraming makikinabang kung ano man po ito, yan, itong inyong gustong makuha, gawin, yan. Diba'y kaganda? Ano ba ito, Seven of Cups? Oh, yan. So dito nakikita yung inyong tinatawag na pagpaplano, okay? Yung inyong gumagawa, meron ding iba sa inyo yung tinatawag na reflection. Nare-reflect, nag-aano kayo dito ng reflection kung anong na ito, okay? Kung ano man itong mga nakikita ninyo na nasa inyong yan, vision, mind, okay? Yan ang gusto ninyong maganap. Itong lahat ng cups na ito. Yan. Gusto ninyo itong maganap dahil ay ito'y napakaganda. Dahil ito ay maraming makikinabang. Maaring ito'y ang makikinabang nito hindi lang family mo pati yung buong community. Yan. So, napakaganda po ng reading, ha? Thank you very much.